Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel, Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan ni like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para lang updated sa ating mga susunod na video uploads kagayon po. Ngayon mga kol, ipakita natin yung ating Suzuki Every Wagon 4x4 manual transmission K6A engine 660cc 59 horsepower. So yung unit natin is off-road concept po ito mga kol. So beige po yung kulay nito. Yan, so tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano ang presyo sa ganitong setup. So yan, so yung gamit natin na pintura is Ansel urethane paint. Meron tayong Every Wagon na emblem dito. So meron tayong in additional dito na chrome mga kol. And so yan po yung gusto ng ating customer. Meron tayong 4x4 na fog lamp dito. Then meron tayong bumper. So ito yung mga design kadalasan sa mga bumper natin mga kol. So yung unit natin mga kol is naka mag terrain 13 inches mag wheel. So yan po yung ating gulong. Yan, so titingnan natin yung size 165x80 R13 yung gulong natin. So lifted po ito mga kol ng 5 inches Japan original po yung kanyang lift up. So yan, so dati lang wala siyang stabilizer bar at saka stabilizer link. So binalik natin sa original kung ano yung pwede natin ibalik. So meron tayong customized na fender dito. Yan, so meron tayong chrome side mirror with lights. Yung rain visor natin nandyan. So meron din tayong door pillar. Yan, so stainless po yan mga kol. Then meron din tayo dito window trim, stainless din yan. Tapos yan, meron tayong chrome handle po yan. Yan, tapos meron tayong steep board dito magkabilaan. Yan, so meron din doon sa kabila. So yan, dito 13 inches mag wheels pa rin. Ayan, so fully undercut yung ilalim. So makikita nyo medyo may mga dumi lang dahil sa pagro-rodis natin. So ayan, tingnan natin dito. Meron tayong detachable carrier sa itaas. So gutter type. So dito lang nakahangkla yung ating carrier para matibay po siya mga kol. So ayan, dito meron tayong customized na spoiler dito. Ito lang yung mga kadalasan sa mga high roof natin kung gusto mag-upgrade ng mga spoiler. So meron din tayong ladder dito. So bakal yung gamit natin na ladder. Third light, ayan, meron tayong third light. So chrome na po yan, original. Then meron tayong steep board dito. Then meron tayong dalawang camera. So yung camera natin is dash cam at saka yung sa stereo natin. So sa mga Every Wagon mga kol is nakatayo na po yung ating tail light. Tapos buo yung ating back glass dito. So titingnan natin dito. Yan, so dito mga kol makita natin meron tayong third set magkabilaan po yan. So kasya po yung dalawang bata dito. Ayan, so dalawa apat yung pwede dito. Then meron pa tayong space para sa mga bagahe natin. So brand new na po yung ating mating mga kol. Plastic natin, plastic na po yung gilid natin. Tapos yan, yung ceiling natin is bago na din yan. So titingnan natin dito sa loob. Yan, so yung ito yung design na napili ng ating customer sa kanilang seat cover sa beige and red. Yan po yung gusto nila. Meron tayong cup holder dito, meron tayong headrest. Yan, brand new na po yung cover natin dyan. Brand new na din yung ating mating dito. Yan, so plastic na din yan. So yan, makita natin dito. Yan, brand new na din yung ating cover. Yan, makita natin. So yung dashboard natin is balik to tayo sa original yung kulay. So back to original po yan. So meron tayong console box. Brand new na din yung matting natin dito. Yan, so yan, meron tayong neck pillow, headrest. Yan, meron din tayong armrest dito, cup holder din. Meron tayong ito yung ating handbrake ng ating unit. So ito yung shift lever natin mga kol, is 5 speed po yan.
Dito natin yan, 5 speed. So titingnan natin sa kabila. So yan, so very rare po yung mga ganitong unit mga call. So, yung mga every wagon na manual. So makita natin, all power pa din siya, power mirror. So check natin, turn on natin yung susi natin. So yan, so yung auto fold natin. So tingnan natin yan, ganun din sa kabila, nag fold siya. Ayan, ayan. So release natin yan, then ganun din sa kabila. Then makita natin dito is meron tayong yung mga manual na every wagon is meron. Ito yung kanilang mga panel gauge, RPM, yung speedometer natin, oil, analog, ayan. Tapos yung check engine, yung ano natin, power steering indicator, handbrake indicator, cold start, battery, and oil indicator po yan. Meron din tayong digital temperature gauge dito na pinagdag sa ating unit. Makita din natin dito, meron tayong push button sa 4x4 yan. Turn on natin yung 4x4. Ganun lang yan mga call. Makita natin yan dito sa ating panel gauge kung i-move natin konti. Yan, pakita natin. Start natin yung ating unit. Yan, makita natin yan mga call. Yan. Yan, so yung 4x4 natin. Ayan, so makita natin yung 4x4 natin mga call is umilaw po dyan sa panel gauge natin. So ayan, aircon switch, yan. Then yung ating blower, so analog po siya. Ayan, mag aircon tayo. Then meron tayong 7 inches touchscreen stereo with reverse camera po yan mga call. Ayan, makita natin yung unit sa likuran. Tapos makita natin meron tayong dash cam. Meron din tayong lagayan dito. Ayan, tapos yan, sun visor magkabilaan. Ayan, yan o. So meron tayong room light. Ayan, so yung mga unit na to is non-turbo po to mga call. Pakita natin yung unit natin. Ayan, so open natin dito. Ayan, so ito yung makina ng ating unit, P6A engine non-turbo. So yan, makita nyo, ito yung lagayan ng coil natin, ignition coil at saka spark plug, ECD bag, dito tayo mag-refill ng oil. Yan po yung thermocap natin, sa ilalim nandiyan po yung thermostat. Ayan, so makita natin yung oxygen sensor nandito. Then yung ating temperature cinder, nandito po yan mga kan. So makita natin yung transmission natin, yan yung throttle body nandun sa kabila. So makita din natin dito mga call yung ating leg drum. Ito yung ating clutch pedal, brake pedal, din yung ating accelerator pedal. So yan po yung unit natin for today. So yung mga ganitong unit mga call is very rare lang po talaga, bira lang po yung mga manual na every wagon na dumating dito sa Pilipinas. So kaya pagdating sa bintahan dito may kamahalan po yan mga call. So umabot po ito ng 415,000 yung ganitong seat up. All in na po yan mga call. Lifted po siya ng 5 inches, pero kadalasan yung mga ginagawa natin is nasa 2 inches lang po tayo. So kasama na yung mga accessories, yung mga ganito, chrome bumper, 4x4 fog lamp, top load carrier, ladder, mga chrome side mirror, chrome handle, ayan, yung mga window trim natin at saka door pillar. So kasama na din yung ating auto step. So yan po yung presyohan sa atin dito. So bawat sealer iba-iba po kami ng presyo, iba-iba din kami ng diskarte pag assemble. So meron mas mahal, meron din mas mura, depende na yan sa sealer kung saan po sila comfortable. So yan po yung ating vlog for today mga call. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads. Kagaya ito. Ingat po mga call, and bye bye. God bless po sa ating lahat.